weapon ganda. Siyempre, madaming tissue yun eh. Sabi namin, ba't ang laki-laki na pwede to? May padding. May padding. May padding pala. May branong tita ko. Hindi nga, meron ba partner? Tissue yun. Tissue ba yun? Oh, kasi sabi ko, grabe, ang ganda naman ng pwede ni partner. Pinisilan nga nung isa natin kasamahang DJ eh. Na-deform. Oh, lububog. Nawala sa pwesto. Ay nako, mabuhay ang mga ano, ang mga kaibigan natin, mga tambalanisa natin na member ng LGBTQRSTUVR. Kahapon nga na nanonood ako, yung si Martin Del Rosario doon, hindi daw siya gay. Hindi siya lalaki, hindi siya babae. Demi-girl siya. So sabi ng mga magulang, huh? Ang dami na kasi no. Ang daming mga tawag. Oh, good morning. Basta good morning po sa inyo lahat and hope you're all having a good day. Meron tayo isang tambalanisa dito, mainit ang ulo. Uh-oh. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2004. Ay, tagal na ha. Hi sa iyo, Tanghenyo. Loves kita. Ano po ba ang dapat kong gawin? Bagong kasal po ako, 1 month. Mm-hmm. Hindi ko maintindihan kung bakit ang baboy-baboy-baboy na mister ko. Parang baboy na baboy ka. Ang dami. Ang baboy-baboy-baboy-baboy. Oh, apat na baboy ng mister ko. Simple lang na iangat ang toilet seat, hindi niya pa magawa. Simple lang na i-shoot ang ihi, hindi niya pa magawa. Nasa tabi na lang yung lagayan ng labahan, yung brief niya, nandun pa rin sa labas. Ang baboy-baboy talaga. Hindi ko matanggap. Grabe, kung alam ko lang na ganito siya kababoy, hindi ko siya pinakasala. Enlighten me. Ganyan po ba kabababoy ang mga mister? God bless you all. Nasa ano yan? Nasa pamilyang pinanggalingan. Ay, hindi, parang feeling ko, partner. Oh, nasa upbringing yan. Ay, hindi rin. Feeling ko generally ganyan kayo. Huwag ka nga. Personality. Ay, parang feeling ko, hindi, pwedeng, nasa upbringing, ganyan. Oh. Pero feeling ko kasi lalaki kayo. Parang ganon. May mga lalaki naman talaga na malinis. Mas malinis pa sa babae. Kasi sa babae. Mm. Pero yun talaga hindi ko mag-gets eh. Iaangat na lang. Kasi, di ba, yun po, mga kalalakihan na nakikinig po ngayon. Ikaw, kuya, may purpose kung bakit merong, bakit merong naaangat na toilet seat. Oo. Ang purpose nun, para sa babae yun. Mm. Kasi umuupo sila. Umuupo sila doon. Kapag iihi ka, dahil hindi mo naman masushoot lahat doon, iangat mo yun para lumaki. Ganun yun. Kaya naiintindihan ko to, parang hindi niya mag-gets kung bakit, anong napakahirap. Alam mo, meron akong nasalian na forum na ganyan, na parang isa siya sa mga major topics. Tapos umabot sa 2,400 comments. Na parang parang lahat ang mga mister nila, kinonfirm. Oo, ang daming mga misis na kinonfirm nila na yung mga mister nila ganun. Kasi hindi ko mag-gets. Alam, hindi ko mag-gets din eh. Ang mindset kasi ng mga lalaki, ganito yun. May maglilinis naman. Parang ang utak ng lalaki is goal-driven siya. Halimbawa, pag meron siyang goal, talagang susundin niya. Pag wala, parang matik lang lahat. Parang ano, involuntary lang siya. Parang ganon. Robotic lang. Unlike sa inyo sa babae, para every detalye, ginagawa ng babae. Ito pa, yung napakaliit na bagay ng pag-shoot ng ihi sa toilet bowl, hindi niya na-issue yun. Wala. Sorry, pero issue namin siya. Dito to, yun na nga, yun na nga. Hindi kayo nagpa-flash, bakit? Gagano'n ninyo lang, oh. Nakakalok. Totoo yun, ganun yung ano, frame of mind ng mga babae. Ano kayo, micro sa ano, sa mga bagay-bagay. Lahat ng detalye nakikita nyo, lalaki hindi naman masyado. Although, pagkaganyan naman, kababuyan, nagawan din ng paraan. Kung nga, halimbawa, si Mister, hindi niya maangat yung toilet lid. Ng yung inaangat. Sana, punasan mo na lang. O kaya, buhusan mo na lang. Actually, may ano naman, gagawin naman namin, may kasama lang talak. Si Mister, sana buhusan. Kung hindi niya magawang angatin. Partner, sana, hindi niya nga maangat, eh, bubuhusan niya pa. Sa tingin ko, hindi niya gagawin yon. May dahilan kasi. Ano nga? Hindi naman siya upo dyan sa bowl. Kayo na maupo sa ihi namin eh. Nakakaluka talaga. Pero totoo yun, may marami din ganun na sa, kunyari, try mo pumasok sa amin sa banyo ng mga lalaki. Ng mga lalaki. Kasi nasanay, na pure lalaki ang gumagamit. Ang panghe! Diba? Sa inyo nga malansa eh. Bakit ko alam? Ano ko sa'yo? Diba ako gumagamit eh.
Kasi yung banyo po namin sa taas pa, nakalagay na malalaki, nakalagay na babae lalaki, pero makikita mo sa banyo namin may babae. Hindi, kasi partner, kaya minsan may gumagamit. Defensive. Puno kasi, eh kung naihi ka na ako. Anyway, so ano yung sinasabi mo? So, yun to, mapanghi sa amin, sa inyo malansa. Alam mo kung bakit malansa? Bakit? Dahil maraming tissue. Yan. Oo nga, yung mga ganun. So, ito lang, mabalik tayo sa dun sa kabisyo natin. Huwag naman yan yung maging dahilan kung bakit ayaw mo na dun sa mister mo. Mm-hmm. Kasi, sasabihin ko sa'yo, bagong kasal ka, ganyan. Kapag ka sumali ka sa mga forum ng mga missis, mm-hmm. ng mga mommies, you will realize that you are not alone. And yung ganyan, oo, you are not alone. Talaga. Ang daming mga babae na yan ang issue nila sa mga mister nila. Pero, hindi naman sila naghiwalay ng dahil doon. Marami, yun yung sa tingin ko ang gusto kong kunin dun sa PM mo sa amin is kapag hindi ka pa talaga handa at hindi mo kilala ang isang tao, huwag ka muna magpakasal. Although, hindi mo naman talaga malalaman yung tunay ng kulay hanggat hindi mo kasama sa isang bubong eh. Totoo yan. Diba? Kasi, kung hindi mo naman kasama sa isang bubong, hindi mo naman malalaman na pakalat-kalat pala ang mga panty at brook niya. Diba? Na hindi pala, medyo salaula pala sa katawan, hindi mo malalaman eh. Pero dahil mahal mo, correct. Ano yung lulunukin mo yun? Natatanggapin mo yun? Ganon. Ang dami mong madidiscover, ang daming revelation. Konti pa lang yan. Oo, na talagang malalaman tungkol sa taong pinakasalan mo kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Oo, yan. Kababuyan pa lang yan, ha. Hmm. Paano yung ugali pa mismo na hindi mo pa nadidiscover? Iba pa rin yun. Hmm. Malay mo, talagang itong mister mo, kinakain pala lahat ng mga buhok mong nalalaglag. Ay, ganun eh. May ganun pala siyang ugali. Hindi, yung mga kawirduhan, madidiscover mo yan. Hindi natin masasabi, ha. May mga kawirduhan tayo eh. Diba? May mga ganun. Alam mo kasi, ha, ganito kasi din yun. Yan ang dahilan kung bakit kinakasal kayo para to grow together. Mm. Yes. Makokorek yung mga ganyang bagay-bagay. Dapat pinag-uusapan. May kakilala nga din ako dati, hindi nagsashampo. Hindi nagsashampo? Hindi nangiligo. May amoy yung ulo palagi. Oo, talaga? So, nung naging sila, sinabihan siya ng ano, nagbago. Ah. Yung pananamit, nagbago. Oh. Parang gano'n. Ah, pwede. Oh, kasi minsan hindi conscious yung lalaki. Oo nga. Kasi nga, iba yung goal nila. Hindi naman nila goal. Bakit nga mas matagal ang babae sa CR kesa sa lalaki? Mm. Kasi madami kaming goals. Kilay, detalye ng kilay, no? Detalye ng bibig. Oo, highlighter goals. Mga ganun-ganun. Hindi talaga madaming ganun. Kasi samantala lalaki, di ba? Minsan, wala. Kung ano isuot. Oo, kahig lang ganun eh. Magic bunot kuminsan. Magic bunot. Tapos, naulit na. O, anong pa rin? Tapos may marka pa ng sampayan. Tapos, susuot na agad. Eh, samantalang ang babae, di ba? Dapat nakaplansya yan. O di naman kaya magmamatch ba yan dun sa sapatos o kaya sa bag. O di naman kaya, ano yung isusuot ko kasi depende sa pupuntahan ko, mga ganon. Tama. Lalaki, magic bunot. Kahit diretso galing washing machine yan. Totong suot agad. Misa nga yung hanger, nakabakat ako sa malikat eh. Tama. Susuot na. Sa madaling salita, yung mga sinasabi namin are just little things. Mm-hmm. Doon sa little things na yan, kung apektado ka na agad-agad, tapos parang feeling mo, dyan pala madidiscarrel na yung relationship ninyo, aba, nakaka-nervous yan. Kasi hindi dapat yun ang maging basis lang. Tama. Diba? You have to accept that men are really different from women. Diba? Although maswerte yung mga iba na talagang may mga lalaki na sobrang metikuloso, sobrang ayos, balidoso. May mga magaganda. Swerte ka kung parehas kayong ganun. Eh kung magkaiba, ganun talaga. There are differences. Ang magiging role mo dito, since mag-asawa na kayo, syempre, wala ka ng choice kung di tanggapin lahat ng mga kung anong ugali niya at nakasanayan niya. So kung feeling mo baboy siya sa paggamit ng CR, sa paglalagay ng mga brief niya kung saan-saan, so ikaw ngayon yung magtuturo sa kanya na since mag-asawa na tayo, sana ma-realize mo na hindi dapat ganito. Ayaw ko sa bahay ng ganito. Oh, yung ihi dapat binubuhusan, nagpa-flash minsan. Pwede namang mapagsabihan. Huwag kang malaahas. Yeah. Diba pag-ahas, naiiwan lang yung balak. Correct. So yung brief niya, nakapulupot pa. Hindi pa pagkahubad lang. Kusan maiwan yung brief, ganun lang. So ikaw yung magturo sa kanya. Malay mo, di ba ba ma-realize niya, ayaw nga, no, baboy pala talaga ako noon pa. Ngayon, kung alimbawa, pinagsabihan mo na, tapos ganun pa rin. Siguro kasi dahil, alimbawa, kung ilang taon na yung mister mo, kunyari 35. Oo. Kung ilang taon
taon siyang nasanay ng ganun. Hindi mo kasi basta-bastang matatanggal yun eh. Overnight. Hindi yun agad-agad. So, it will take time. Do not expect na agad-agad balidoso siya. Agad-agad. Hindi siya ahas, di ba? Agad-agad, di ba? So, it will take time. Ngayon, kulibawa, it already took time, tas ganun pa rin. Siguro, misis, kailangan mo na lang, may mga bagay na sa dyan kailangan na lang tanggapin, di ba? So, ikaw na lang ang gumawa. Anyway, sa loob ng household, tulungan naman dyan eh. Yun naman ang mahalaga. Magtulungan kayong dalawa. Ipulis mo na lang siya sa ngayon. Pwede. Tama. Oh, baka sakali makatulong, meron akong ganun tropa. Pagkasama namin yung tropa namin yun, bahong-baho kami sa kanya. Oh. Sabi namin, ayun, paparating na yung umisulok. Grabe ka naman. Aboy tulok. Parang ang baho-baho. Oh, yung tipong pag sumakay siya sa kotse namin. Maiiwan yung amoy. Chris, yung behavior mo, Chris, naapektuhan yung mga sinasamahan mo. Para hindi ka naman ganyan. Oo, oh, talagang tumatambay yung amoy niya sa loob. Saan ka galing? Tamad siya maligo. Ah. Oo, tapos bihira siya mag-toothbrush siya. Okay. Pero the why are your friends like that? It's not birds of the same feather. Hindi, nagtataka ko, pardon, kasi ang lakas mo kayo mag-toothbrush. Eh, yun nga iniisip niyang kaibigan para kay ano to. Ginagawa. I'll do it for him. Toothbrush ko siya, ganun. Oo, pero the time na magkaroon siya ng girlfriend. Yeah. Oo, tas yung, ayaw ko sasabihin ko sana yung tahan na buhay ng girlfriend. Oo, confirm. Yung girlfriend ay... Tinuruan siya. Mm. Ngayon, ang bango-bango niya lagi. Oh, diba? Tapos ang linis-linis ng ngipin niya. Pero bago... ano, overnight ba yun? Hindi, di ba? It took time. It took time talaga. Kailangan lang ipulis talaga. Oo. So, yun yung pwede mong gawin. Natuturuan naman. Pwede naman. Naturuan nga itong kaibigan ni Chuper na amoy tulok na mag-amoy tulok. Sabi ko naman, sulok lang. Amoy tulok. Baho-baho ng amoy tulok, di ba? Mabango pa yung aso kung hindi naliligo eh. Amoy sulok. Yung nasa sulok lang. Basta mabaho. Nakasusulasok. Ganon. Nananampal. Eh kung yun nga eh, nananampal ang amoy. Hindi nagtututbrush, hindi mahilig maligo. Oo. Eh ngayon eh, mabango-bango na. O talagang nagbago. Girlfriend pa lang yun. What more ikaw na misis? O, diba? Correct. So makikinig sa'yo yan. At kung halimbawa, ang issue mo naman, bakit ganon? May mga lalaki din naman na hindi mahilig pumorma. Mm-hmm. Tapos may mga babae na mahilig pumorma. Diba? May mga ganun. Pwede mo rin namang turuan. Ano yung naituro sa'yo na mister mo? Ha? Na hindi mo na-realize na ganun ka pala dati? Ako yata yung makalat eh. Oo nga. Ako yata yung makalat. So nung nagpag... Ikaw yung sa laula. Oo. Ako yung maraming abubot. Mahilig kasi ako sa abubot eh. Mahilig kasi ako sa mga bagay. Oo, siya yung burara eh. Grabe, burara. Hindi ba pwede madami lang gabi? Nalalakot ang ganyan ng nakaraan. Nag-iiyak to. Sabi, super yung ganyan yung alas ko, nawawala. Nag-iiyak seryoso. Iyak na iyak sa loob. Grabe. Tangin yung grabe ng iyak ko noon. Ganto ako sa kanya. Sabi ko, ang dami-dami ko na ngang problema. Nag-iiyak dito sa loob ng buhay. Sabi ko, ang dami-dami kong problema. Tapos dinagdagan pa. Tapos iyak talaga ako na iyak. Tapos sabi, alam mo, super yung alahas ko noon. Hindi kasi, tangenyo, ang nawala sa akin, isang bugkos ng alahas. Okay? Iiyak ka talaga. Iiyak talaga. Ang sabi ko kay Chupe, sabi ko, partner, sabi ko, nandun yung mga alahas ko nung wala pa ako masyadong, nung dalaga pa ako. Tapos yung mga, nung nagsisimula pa lang akong mangolekta, yung mga maliliit, sabi ko, yung mga inutang ko kahit dun sa inchik na pumupunta dito. Yung lahat, nawala. Sabi ko, alam mo iyak niya? Yung kawawa-kawawa. Tapos what do you ma-realize na kinabukasan? Hindi naman. Hindi, nag-appear siya after 1 week. Saan siya nakalagay? Sa isa sa mga cabinet sa office. Okay. Alam mo, hanggang ngayon palaisipan sa akin, kung paano siya napunta sa cabinet na yon, dahil hindi ko naman binubuksan yung cabinet na yon. Hala, may mumu. So anyways. Nag-autopilot. Hindi, burara ka lang talaga. Or baka nag-autopilot ako. May mga ganun eh. May ganun. Baka nag-autopilot ako na nung nag-aayos ako, na isama ko. Kasi yung time na yon, hindi siya nakalagay sa jewelry box. Sign of aging. May mga memory na
Hindi na tanda. Hindi kasi, alam mo nang nawala yun, tangenyo. Ang gusto ko talaga, magkaroon ng, kung meron bang session, iniisip ko na yun eh, kung meron bang session na pwedeng pagdaanan na parang babalikan mo kung ano yung nangyari. Kasi blackout talaga ako. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Punta sa kotse, nagbukas. Lahat. Pinalukan niya lahat ng bag niya, yung kotse niya. Lahat. Lahat ng laman ng mga kahit alam kong hindi ko na, hindi naman doon, hinalukay ko, tas wala. So, umiyak ako, tsupe. Ang tanong, anong nahita mo kay Tsupe nung iniyak mo sa kanya? Ay, hindi ko alam. Ano bang nahita ko naman? Nakinig naman siya. Kailangan ko lang. Pero kasi, sa utak kasi, naman. Sabi ko, baka hindi mo lang mahanap yan. Diba? So, dami ng gamit mo, burrata. Madaming gamit. So, kung babalik tayo dun sa tanong mo na anong tinuro, 'di ba? I guess yun yung parang proper na lagayan sa mga bagay-bagay. May kasi organize. Kasi 'di ba, hindi halimbawa ako madami akong gamit. So hindi niya ma-change sa akin yung bigla niya akong gagawing minimalist. Hindi it will not happen. But ang pwede niyang adjustment na gawin is which is ginagawa niya. Organize. He makes sure na meron organizer. In fact, ang daming mga kung ano-ano lagayan, dumami na din yung gamit. Kaka, ang concern niya, para hindi mawala, para dito nakalagay dapat yung ganito mo, ha? Itong cabinet na to, para sa'yo lang, para sa ganito mo. Ganun. So, ganun sa pag-aasawa. Tama. Hindi kayo totally mag-change kasi it's already you. But you can adjust. And you pwede ka pa rin namang turuan. Ganun. Yes. So ganun, lalo pa kayo bago mag-asawa. Ito nag-PM, napakarami pang kailangan ma-discover sa isa't isa. Tapos, madali pang ituro kasi bago pa lang. Correct. Makikinig pa kayo. You will grow together. Ika. Masaya nga yan, exciting yan. Sa halip na tingnan mo ng, aspeto nakaka-irita, baboy-baboy, ganyan. Matawa ka na lang, tandaan mo, you are not alone. Pagtatawanan nyo na lang yung balang araw. Balang araw. And then you will realize, lalo pa pag magkaanak kayo, na yung mga bagay na yan, pag-shoot sa, ng ihi sa toilet bowl, napaka babaw. Correct. Hindi pwedeng, nabuti na lang hindi kayo naghiwalay dahil doon. Tama. Kasi punta ngayon, ba't kayo naghiwalay? Eh, kasi hindi ma-shoot na mister ko yung ihi niya sa toilet bowl. Parang tanga, girl. Girl, parang tanga lang. Hindi tayo papayag na ganon. We're stronger than that. Correct. You are stronger than that, girl. Yan. So wait ka lang, the worst is yet to come. Turuan mo yung asawa mo paano umihi na nakaupo. Yeah. Para short. Baka sakali lang. Baka matutunan niya. Kabisyo, mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Pwede pong ganda! Siyempre, magdaming tissue yun eh. Sabi namin, ba't ang pulaki-laki ng pwede ito? May padding. May padding. May padding pala. May bra nung tita ko. Hindi nga, meron ba partner? Tissue yun. Tissue ba yun? Oh, kasi sabi ko, grabe, ang ganda naman ng pwede ni partner. Pinisilan nga nung siya natin kasamhang DJ eh. Nag-deform. Oh, Lububog. Nawala sa pwesto. Ay nako, mabuhay ang mga kaibigan natin, mga tambalanisa natin na member ng LGBTQRSTUVR. Kahapon nga na nanonood ako, yung si Martin Del Rosario doon, hindi daw siya gay. Hindi siya lalaki, hindi siya babae. Demi-girl siya. So sabi ng mga magulang, huh? Ang dami na kasi, no? Ang daming demi-girl. Ang daming mga tawag. Oh, good morning. Basta good morning po sa inyo lahat and hope you're all having a good day. Meron tayo isang tambalanisa dito, mainit ang ulo. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2004. Ay, tagal na ha. Hi sa iyo, Tanghenyo. Loves kita. Ano po ba ang dapat kong gawin? Bagong kasal po ako, 1 month. Hindi ko maintindihan kung bakit ang baboy-baboy-baboy na mister ko. Parang baboy na baboy ka. Ang dami. Ang baboy-baboy-baboy-baboy. Oh, apat na baboy ng mister ko. Simple lang na iangat ang toilet seat, hindi niya pa magawa. Simple lang na i-shoot ang ihi, hindi niya pa magawa. Nasa tabi na lang yung lagayan ng labahan, yung brief niya, nandun pa
pa rin sa labas. Ang baboy-baboy talaga. Hindi ko matanggap. Grabe, kung alam ko lang na ganito siya kababoy, hindi ko siya pinakasala. Enlighten me, ganyan po ba kabababoy ang mga mister? God bless you all. Nasa ano yan, nasa pamilyang pinanggalingan. Parang feeling ko, partner. Oh, nasa upbringing yan. Ay, hindi rin. Feeling ko generally ganyan kayo. Huwag ka nga. Personality. Hindi, parang feeling ko, hindi, pwedeng, nasa upbringing, ganyan. Oh. Pero feeling ko kasi lalaki kayo. Parang ganon. Hindi, may mga lalaki naman talaga na malinis. Mas malinis pa sa babae. Kasi sa babae. Oh. Pero yun talaga, hindi ko mag-gets eh. Iaangat na lang. Kasi, di ba, yun po, mga kalalakihan na nakikinig po ngayon. Ikaw, kuya, may purpose kung bakit merong bakit merong naaangat na toilet seat. Oo. Ang purpose noon para sa babae 'yon. Kasi umuupo sila. Umuupo sila doon. Kapag iihi ka, dahil hindi mo naman masushoot lahat doon. Iangat mo 'yon para lumaki. Ganun 'yon. Ganun 'yon. Kaya naiintindihan ko 'to, parang hindi niya mag-gets kung bakit anong napakahirap. Alam mo, meron akong nasalian na forum na ganyan na parang isa siya sa mga major topics. Tapos umabot sa 2,400 comments. Na parang parang lahat ng mga mister nila kinonfirm. ang daming mga misses na kinonfirm nila na yung mga mister nila ganun. Kasi hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets din eh. Ang mindset kasi ng mga lalaki ganito yun. May maglilinis naman. Parang ang utak ng lalaki is goal-driven siya. Halimbawa, pag meron siyang goal, talagang susundin niya. Pag wala, parang matik lang lahat. Involuntary lang siya. Parang ganun. Robotic lang. Unlike sa inyo sa babae, para every detalye, ginagawa ng mga babae. Yung napakaliit na bagay ng pag-shoot ng ihi sa toilet bowl, hindi niya na-issue yun. Sorry, pero issue namin siya. Hindi, totoo yun lang. Hindi kayo nagpa-flush, bakit? Ganunin nyo lang, Nakakalooks. Totoo yun, ganun yung frame of mind ng mga babae. Ano kayo, micro? Madetalye. Micro sa mga bagay-bagay. Lahat ng detalye nakikita nyo. Lalaki, hindi naman masyado. Although, pagkaganyan naman, kababuyan, nagawan din ng paraan na kung nga, halimbawa, si Mister, hindi niya maangat yung toilet lid ng yung inaangat, sana punasan mo na lang. May dahilan, buhusan mo na lang. Actually, may ano naman, gagawin naman namin, may kasama lang talak. May dahilan. Si Mister, sana buhusan. Kung hindi niya magawang angatin, partner, sana, hindi niya nga maangat, bubuhusan niya pa. Sa tingin ko, hindi niya gagawin yon. May dahilan kasi. Ano nga? Hindi naman siya upo dyan sa bowl. Kayo na maupo sa ihi namin eh. Nakakaluka talaga. Pero totoo yun, may marami din ganun sa, kunyari, try mo pumasok sa amin sa banyo ng mga lalaki. Ng mga lalaki. Kasi nasa na, na pure lalaki ang gumagamit. Ang panghe! Diba? Sa inyo nga malansa eh. Bakit ko alam? Ayaw ko sa'yo. Doon ako gumagamit eh. Kasi yung banyo po namin sa taas pa. Magkatabi. Nakalagay na malalaki. Nakalagay na babae lalaki. Pero makikita mo sa banyo namin may babae. Hindi kasi, partner, kaya minsan may gumagamit. Defensive. Puno kasi. Eh kung naihi ka na ako. Anyway, so ano yung sinasabi mo? So yun to. Mapanghi sa amin. Sa inyo malansa. Alam mo kung bakit malansa? Bakit? Dahil maraming tissue. Yan. Oo nga, yung mga ganun. So, ito lang, mabalik tayo sa dun sa kabisyo natin. Huwag naman yan yung maging dahilan kung bakit ayaw mo na dun sa mister. Mm-hmm. Kasi sasabihin ko sa'yo, bagong kasal ka, ganyan. Kapag kasumali ka sa mga forum ng mga missis, mm-hmm. ng mga mommies, you will realize that you are not alone. And yung ganyan, you are not alone. Ang dami-daming mga babae na yan ang issue nila sa mga mister nila. Pero, hindi naman sila naghiwalay ng dahil doon. Marami, yun yung sa tingin ko ang gusto kong kunin dun sa PM mo sa amin is kapag hindi ka pa talaga handa at hindi mo kilala ang isang tao, huwag ka muna magpakasal. Although, hindi mo naman talaga malalaman yung tunay ng kulay hanggat hindi mo kasama sa Correct. Isang bubong eh. Totoo diba? Yan. Kasi, kung hindi mo naman kasama sa isang bubong, hindi mo naman malalaman na pakalat-kalat pala ang mga pantet niya. Diba? Na hindi pala, medyo salaula pala sa katawan, hindi mo malalaman. Eh, pero dahil mahal mo, Correct. Ano yung
ilulunukin mo yun, natatanggapin mo yun, ganun. Ang dami mong madidiscover, ang daming revelation. Konti pa lang yan. Oo, na talagang malalaman tungkol sa taong pinakasalan mo kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Kababuyan pa lang yan, ha. Paano yung ugali pa mismo na hindi mo pa nadidiscover, iba pa rin yun. Malay mo, talagang itong mister mo, kinakain pala lahat ng mga buhok mong nalalaglag. Ganun eh. May ganun pala siyang ugali. Yung mga kawirduhan, madidiscover mo yan. Sabi, ha? May mga kawirduhan tayo eh. Diba? May mga ganun. Alam mo kasi, ha? Ganito kasi din yun. Yan ang dahilan kung bakit kinakasal kayo para to grow together. Yes. Makokorek yung mga ganyang bagay-bagay. Dapat pinag-uusapan. May kakilalangan din ako dati, hindi nagsasampo. Hindi nagsasampo? Hindi naniligo. May amoy yung ulo palagi. Oo, talaga. So nung naging sila, sinabihan siya ng nagbago. Ah. Yung pananamit, nagbago. Oh. Parang gano'n. Ah, pwede. Oh, kasi minsan hindi conscious yung lalaki. Oo nga. Kasi nga, ginagawa. Iba yung goal nila. Hindi naman nila goal. Bakit nga mas matagal ang babae sa CR kesa sa lalaki? Kasi madami kaming goals. Kilay, detalye ng kilay, no? Detalye ng bibig. Oo, highlighter goals. Mga gano'n. Hindi talaga madaming gano'n. Kasi samantala lalaki, di ba? Minsan, wala. Kung ano lang, kung ano isuot. Oh, bagbuka kahig-kahig lang gano'n eh. Magic bunot kuminsan. Magic bunot. Oh. Magic bunot. Tapos, naulit na. O, ano pa rin? Tapos may marka pa ng sampayan. Tapos, susuot na agad. E, samantalang ang babae, di ba, dapat nakaplansya yan. O di naman kaya magmamatch ba yan dun sa sapatos o kaya sa bag. O di naman kaya, ano yung isusuot ko kasi depende sa pupuntahan ko, mga ganun. Tama. Lalaki, magic bunot. Kahit diretso galing washing machine yan. Totong suot aka agad. Misa nga yung hanger, nakabakat sa balikat eh. Tama. Susuot na. Sa madaling salita, yung mga sinasabi namin are just little things. Mm-hmm. Dun sa little things na yan, kung apektado ka na agad-agad, tapos parang feeling mo, dyan pala madidiskaril na yung relationship ninyo, aba, nakaka-nervous yan. Kasi hindi dapat yun ang maging basis lang. Tama. Diba? And you have to accept that men are really different from women. Diba? Although maswerte yung mga iba na talagang may mga lalaki na sobrang metikuloso, sobrang ayos, balidoso. May mga magaganda. Swerte ka kung parehas kayong ganun. Eh kung magkaiba, ganun talaga. There are differences. Ang magiging role mo dito, since mag-asawa na kayo, syempre, wala ka ng choice kung di tanggapin lahat ng mga kung anong ugali niya at nakasanayan niya. So kung feeling mo baboy siya sa paggamit ng CR, sa paglalagay ng mga brief niya kung saan-saan, so ikaw ngayon yung magtuturo sa kanya na since mag-asawa na tayo, sana ma-realize mo na hindi dapat ganito. Ayaw ko sa bahay ng ganito. Yung ihi dapat binubuhusan, nagpa-flash minsan. Pwede namang mapagsabihan. Huwag kang malaahas. Yeah. Diba, pag-aahas, naiiwan lang yung balat. So yung brief niya, nakapulupot pa. Hindi pa pagkahubad lang. O saan maiiwan yung brief, ganun lang. So ikaw yung magturo sa kanya. Malay mo, di ba ma-realize niya, ayoo nga, no, baboy pala talaga ako noon pa. Ngayon, kung ano ba, pinagsabihan mo na, tapos ganun pa rin. Siguro kasi dahil, ilimbawa, kung ilang taon na yung mister mo, kunyari 35. Oo. Kung ilang taon siyang nasanay ng ganun, hindi mo kasi basta-bastang matatanggal yun overnight. Hindi yan agad-agad. So, it will take time. Do not expect na agad-agad balidoso siya, agad-agad hindi siya ahas, di ba? Agad-agad, di ba? So, it will take time. Ngayon, kung libawa, it already took time, tas ganun pa rin, siguro, misis, kailangan mo na lang, may mga bagay na sa dyan kailangan na lang tanggapin, di ba? So, ikaw na lang ang gumawa. Anyway, sa loob ng household, tulungan naman dyan eh. Correct. Yun naman ang mahalaga, magtulungan kayong dalawa. Ipulis mo na lang siya sa ngayon. Pwede. Tama. Oh, baka sakali makatulong, meron akong ganun tropa. Pagkasama namin yung tropa namin yun, bahong-baho kami sa kanya. Oh. Sabi namin, ayun, paparating na yung umisulok. Grabe ka naman. Aboy tulok. Parang ang baho. Yung tipong magsumakay siya sa kotse namin. Maiiwan yung amoy. Chris, yung behavior mo, Chris, na-apekto ka na mga sinasamahan mo. Parang hindi ka naman ganyan. Oo, talagang tumatambay yung amoy niya sa loob. Saan ka galing? Tamad siya maligo. Oo, tapos bihira siya mag-toothbrush. Okay. Pero the why are your friends like that? It's not birds of the same feather. Hindi, nagtataka ako, pardon, kasi ang lakas mo kayo mag-toothbrush. Yun nga iniisip niyang kaibigan, para kay ano to. I'll do it for him.
toothbrush ko siya. Ganun. Oo, pero the time na magkaroon siya ng girlfriend. Yeah. Oo, tas yung, ayaw ko sasabihin ko sa aning tahanan buhay ng girlfriend. Oo, confirm. Yung girlfriend ay... tinuruan siya. Mm. Ngayon, ang bango-bango niya lagi. Oh, diba? Tapos ang linis-linis ng ngipin niya. Pero bago... ano, pero ano, overnight ba yun? Hindi, di ba? It took time. It took time kailangan talaga. Kailangan lang ipulis talaga. So yun yung pwede mong gawin. Natuturuan naman. Pwede naman. Naturuan nga itong kaibigan ni Chuper na amoy tulok na mag- amoy sabi ko, sabi ko naman sulok lang. Amoy tulok. Ang baho-baho ng amoy tulok, di ba? Mabango pa yung aso kung hindi naliligo eh. Amoy sulok. Yun sa sulok lang. Basta mabaho. Nakasusulasok. Ganon. Nananampal. Eh kung yun nga eh, nananampal ang amoy. Hindi nagtututbrush, hindi mahilig maligo. Oo. Eh ngayon eh, mabango-bango na. O talagang nag, ano, nagbago. Girlfriend pa lang yun. What Ama. More ikaw na misis. O, correct. Diba? So makikinig sa'yo yan. At kung halimbawa, ang issue mo naman, bakit ganon? May mga ano, may mga lalaki din naman na hindi mahilig pumorma. Mm-hmm. Tapos may mga babae na mahilig pumorma. Diba? May mga ganun. Pwede mo rin namang turuan. Ano yung naituro sa'yo na mister mo? Ha? Na hindi mo na-realize na ganun ka pala dati? Ako yata yung makalat eh. Oo nga. Ako yata yung makalat. So nung ikaw yung sa laula. Oo. Ako yung maraming mahilig abubot. Kasi ako sa abubot eh. Mahilig kasi ako sa mga bagay. Oo, siya yung burara eh. Oo. Grabe, burara. Hindi ba pwede madami lang gabi? Nalalakot ang ganyan mga kaya. Nag-iiyak to. Sabi yung super yung ganyan yung alas ko nawawala. Nag-iiyak seryoso. Iyak na iyak sa loob. Grabe. Tangin yung grabe yung iyak ko noon. Ganto ko sa kanya. Sabi ko, ang dami ko na nga ang problema. Sabi ko, nag-iiyak dito sa loob ng buhay. Sabi ko, ang dami kong problema. Tapos dinagdagan pa. Tapos iyak talaga ako na iyak. Tapos sabi, alam mo, super yung alahas ko noon. Hindi kasi, tangenyo, ang nawala sa akin, isang bugkos ng alahas. Okay? Iiyak ka talaga. Iiyak talaga. Ang sabi ko kay Chuper, sabi ko, partner, sabi ko, nandun yung mga alahas ko nung wala pa ako masyado. Nung dalaga pa ako. Tapos yung mga, nung nagsisimula pa lang akong mangulekta, yung mga maliliit, sabi ko, yung mga inutang ko kay dun sa inchik na pumupunta dito. Yung lahat! Nawala! Sabi ko, alam mo yung iyak niya? Yung kawawa-kawawa. Tapos mo rin yung ma-realize siya kinabukasan. Hindi naman. Hindi, nag-appear siya after 1 week. Saan siya nakalagay? Sa isa sa mga cabinet sa office. Okay. Alam mo, hanggang ngayon pala isipan sa akin, kung paano siya napunta sa cabinet na yun, dahil hindi ko naman binubuksan yung cabinet na yun. Hala, may mumu. So anyways. Nag-autopilot. Hindi, burara ka lang talaga. Or baka nag-autopilot ako. May mga ganun eh. May ganun. Baka nag-autopilot ako na nung nag-aayos ako na isama ko. Kasi yung time na yun, hindi siya nakalagay sa jewelry box. Sign of aging. May mga memory na hindi na tanda. Hindi kasi, alam mo, nung nawala yun, tangenyo, ang gusto ko talaga, magkaroon ng, kung meron bang session, iniisip ko na yun eh, kung meron bang session na pwedeng pagdaanan na parang babalikan mo kung para ano yung nangyari. Kasi blackout talaga ako, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Punta siya kotse, nagbukas. Lahat. Pinalukan niya lahat ng bag niya, yung kotse niya. Lahat. Lahat ng laman ng mga kahit alam kung hindi ko na, hindi naman doon, hinalukay ko, tas wala. So, umiyak ako, Chupe. Lahat doon. Ang tanong, anong nahita mo kay Chupe nung iniyak mo sa kanya? Hindi ko alam. Ano bang nahita ko naman? Nakinig naman siya. Kailangan ko lang. Pero kasi, sa utak kasi, naman. Sabi ko, baka hindi mo lang mahanap yan. Diba? So, dami ng gamit mo, burarata. Madaming gamit. So, kung babalik tayo dun sa tanong mo na anong tinuro, 'di ba? I guess yun yung parang proper na lagayan sa mga bagay-bagay. May kasi organize. Kasi 'di ba, hindi halimbawa ako, madami akong gamit. So hindi niya ma-change sa akin yung bigla niya akong gagawing minimalist. Hindi. It will not happen. But ang pwede niyang adjustment na gawin is, which is ginagawa niya.
organized. He makes sure na meron organizer. In fact, ang daming mga kung ano-ano lagayan, dumami na din yung gamit. Kaka, ang concern niya, para hindi mawala, para dito, oh, dito nakalagay dapat yung ganito mo, ha? Itong cabinet na to, para sa'yo lang, para sa ganito mo. Ganun. So, ganun sa pag-aasawa. Tama. Hindi kayo totally mag-change kasi it's already you. Mm-hmm. But you can adjust. And you pwede kang teach. Pwede kang mag, pwede ka pa rin namang turuan, ganun. Yes. So ganun, lalo pa kayo bago mag-asawa. Uh-huh. Ito nag-PM na, napakarami pang kailangan ma-discover set isa't isa. Tapos madali pang ituro kasi tama, bago pa lang. Pero makikinig pa kayo. You will grow together. Masaya nga yan, exciting yan. Sa halip na tingnan mo ng ano ng aspeto nakaka-irita, baboy-baboy ganyan. Matawa ka na lang, tandaan mo you are not alone. Pagtatawanan niyo na lang yung balang araw. Balang araw. And then you will realize lalo pa pag magkaanak kayo, na yung mga bagay na yan, pag-shoot sa, ng ihi sa toilet bowl, napaka babaw. Correct. Hindi pwedeng, nabuti na lang hindi kayo naghiwalay dahil doon. Tama. Kasi punta ngayon, ba't kayo naghiwalay? Eh, kasi hindi ma-shoot na mister ko yung ihi niya sa toilet bowl. Parang tanga, girl. Girl, parang tanga lang. Hindi tayo papayag na ganon. We're stronger than that. Correct. You are stronger than that, girl. Yan. So wait ka lang, the worst is yet to come. Turuan mo yung asawa mo paano umihi na nakaupo. Yeah. Para sure. Baka sakali lang. Baka matutunan niya. Kabisyo, mamaya ang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Oh, no.